Delay kami. Gawa nung naabutan kami nung shortage nung kuryente nung iya. Pero okay lang naman kasi hindi naman sobrang tagal. So parang 20-30 minutes na walang kuryente, ganun lang. So nadelay lang kami ng konti. Hindi kami yung inabot ng talagang halos makancel na yung flight, ganun. Kaya yan sa TV patrol kami. Kahit gawin, nakikita na namin yun eh. May nagbabalita. So akala namin una, parang sa ibang channel, ba CNN or National Geographic. National Geographic. Kala namin ganun kasi iba yung camera. Walang ABS na logo. Tapos, edi yun niya. Agol kami nung pagdating namin ng Singapore. Nasa balita na kami. Hindi kami ah. Nakita namin yung sarili namin sa balita gawa nung binalita nga yung shortage ng kuryente. So wala, sa balita tayo guys. Ha? Bakit? Hagip tayo ng camera nung wala ng kuryente sa Terminal 3. Ay, taray ka ako. Pagsakay na aeroplano, parang ilang minutes lang tulog ako. So nakatulog ako. Kaso pagising ko, hindi pa kami nakakalipad. Pero nung nakalipad kami, siguro mga 15 minutes na nasa air kami, tulog ulit ako. Bago makarating sa may mga ng bag, nakita na kagad ako ng pabango yung nahanap, yung Bulgari man. Bumili kagad ako ng pabango yung Bulgari man nung nakita ko yung tindahan. Ay, shucks, ito ka ako yung nahanap ko sa Pinas na wala akong makita. Kahit nung nag-Japan kami, wala akong makita ako na ito. Di, bilay ko. Bawas kagad ang pera ko. So, oh my God, pabango kahina. Ayan niya, nakabilay ko ng pabango kagad. Paglawas sa bell, may sumalubong na aces. So, yung mga aces sa Singapore. So, grabe, may mga tarpaulin, may mga bag ng goodies. So, tontuwa kami. Kasi yun niya, grabe naman ka yung support nila. So, andun kami, binigyan kami ng regalo kagad. So, saya ka ako. So, hindi ko sa regalo merong pagkain. Para siyang empanada. May mga pandan bread yata. Hindi ko alam kung anong klase niya. May hot sauce. Ay wow. Curry ba yun? So parang empanada yung loob. So may sombrero yung I Heart Singapore. Sinuot ko agad. So ang unang ginawa namin yun. Yung nag-rehearsal. After rehearsal. Punta na doon sa hotel. Hotel Gen. Ito yung hotel check-in, ang karumit ko si Jello. Ayun, kwentuhan kami ni Jello. Yung accommodation naman na pinuntahan namin maganda. Tapos, ang daming Pilipino rin. May mga Pinoy din na nagtatrabaho. Yung airport kasi ng Singapore, high-tech na siya. Sa immigration nila, ilusot mo na yung passport mo. Ipas na kami, naka-ipas na. Pag hindi gumana yung sa machine, meron namang may mga tao na pa. Marami rin nakapila doon. Ang laki ng kalsada rin nila. Tapos nakakatakot. Yung bus. So parang ang liit nung likuan, pero ang bilis niya lumiko. So, kabisado ka ako, kasang-kasya. Parang Makati or BGC yung itsura ng Singapore. Mga malalaking building, shopping malls, ganun. So, ang ganda. Mermaid Lion. Alala mo ko yung kwento ng Merlion. Kailin ko iba sa inyo alam na, pero kakwento ko. Sa bangka kami, last day namin to eh. Sa bangka kami, pumuntang Merlion niya. Ikutan namin yung buong parang river. Tapos kinuwento niya kung bakit Merlion. Kasi yung Singapore, yung singa daw is lion. Yung poor nakalimutan ko kung bakit. Pero, kaya nagkaroon ng Merlion. Kasi nung parang naglilibot yung nakadiscover, di ko lang kung nakadiscover ng Singapore. Nag-fishing siya doon sa river. Kasi fishing village siya ang Singapore. Kaya ganoon yung river. Tapos, habang nag-fishing siya, may lumabas daw na parang lion sa tubig. Kaya may merlion, seryoso. Tapos nung nakita niya, parang sinabi niya na, maybe yun sa tubig, na parang sirena, gano'n. Dahil ito, parang kalahating isda. So, nangyari, nagkaroon ng merlion na statwa para doon sa sinabi niya. Legit yan, yun yung kwento niya. May dalawa pa siyang kasamang taga doon na, ayun nga, pares niya ng kwento. Sinabi nila, baka ano lang yun nakita niya. Baka isda tapos may lumot or ano. Na hindi talaga leon ganun. So, kwento tayo about spectacle. Nung day nung concert, meron rehearsal ng umaga. Ambilis lang din nung concert. Feeling ko kaya parang ambilis kasi umaga rin niya. So, nauna yung EXO, Yes My Love. BGYO. Nauna sila Estelle, tsaka Alfred. So ayun niya, parang babae lalaki, babae lalaki, babae lalaki. No, kami yung last na nag-perform.
during na nagpa-perform yung Beanie, nandun na kami, naka-standby na kami sa may backstage. Narinig din namin yung sigawan ng Aces, tsaka nung ibang Blooms, tsaka nung iba pang tao sa loob. Tapos parang siguro, ala, ayun, nakakalapit na tayo. So di, ayan, in-introduce kami ng Beanie, yung BGYO, ganyan. Paglabas namin, naming Aces ang lalaki ng banners. Siguro, ala, nakatuwa naman ako to. Iba talagang galing Pinas, bumiyahe. Tapos, yung iba, mga taga doon. Feeling ko may nahakot din tayong mga Singaporean na nanonood. Ang saya kasi, after show, minit pa namin sila ulit doon sa may labas lang. Kaso medyo stricto ang ating ano sa Singapore. Kaya, pagtapos talaga, may humihila na sa akin. Thank you, so, hinihila na ako. So, oh my God. Stricto ka ako sila. Kasi saglit lang kami nag-hi. Thank you po sa mga nagbigay ng regalo nung time na yun. So ayun, after nung Spectacle 2023, nag-uwian muna sa hotel, tapos may dinner kasama yung Academy of Rock. So thank you Academy of Rock for bringing P-pop there in Singapore. After dinner, pahinga ulit. After ng pahinga, ayun na yung araw ng shopping. Abang nag-shopping yung pauwi. Kasi madaling araw pa yung flight namin pabalik. So, dating namin ng hotel ulit. Doon sa may lobby na kami nagpasok ulit ng mga gamit na nabili. Sa Singapore, wala ako masyado nabili. Pabango siya ka sapatos. Ayun lang. Pero yung pabango sa airport ko na nabili. Sa biyahe na kikinig lang sa Spotify, sabi ko, ayun nga. Matagal pa to. Pero makaka-uwi na tayo. Tapos na yung trabaho. Babay Singapore ka ako. Sabi ko, ganun.